Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng karaoke app sa inyong PC guys. So ito guys, wala kayong makikita ng ganito no sa internet. So dito nyo lang yan mapanood sa aking YouTube channel at matututunan. So kung makikita nyo guys, free lang yan guys no. Ito ay open source software. So free to para sa lahat, walang bayad to guys. So ito guys ay YouTube based na karaoke. So dina-download natin siya, o pwede tayong mag-search tapos diretso na siya queue. Baga pwede yan, pagka-download nyo na ganyan guys, ano na siya, sunod na kagad siya nakakantahin. So yan, andito na yung mga na-download natin dito sa browse list, sa folder natin. So yan, pwede nyo na i-tick na ganun yan para next, sunod siya sa next no. So ganun kadali guys, meron siyang next kung gusto niyo i-skip na. So ayan guys, mako-control siya sa cellphone, no? Yun yung pinakamaganda guys, mako-control siya sa cellphone, kahit anong cellphone guys, basta same kayo ng wifi connection nung do sa area na connect yung PC or laptop sa wifi, or tsaka yung cellphone guys no, isa lang kayo. So may QR code yan guys, so himay-himayin natin yan guys. Ayan yung QR code, no? So first guys, ito na yung instruction natin no. Una guys, i-install tayo ng Python latest version. So ayan, get, pinito nyo lang get tapos mag-install dyan. Medyo matagal ng konti yan guys, ipinoward lang natin. So ito guys, medyo take ito no, pero kung masusunod nyo naman na igi guys, kahit na hindi kayo marunong gano'n sa computer guys, ay may install nyo na maayos to. So yun guys, na-install na natin yung Python. So check natin guys no. Wala tayo sa CMD. Tapos check, install na pala natin yung ano, ayan no. Ayan yung ta-type, pip install pyhthon. So lagay ko na lang yan sa description guys no, yung mga command na yan. So ayan, hantayin nyo lang yan guys, medyo matagal yan no. Ayan, medyo matagal yan guys. Siguro abot to ng mga 15 to 20 minutes. So ayan guys, pinoward forward na lang din natin to dito para mabilis sa video no. Ayan, forward na lang natin. Medyo matagal yan guys. Ayan. So yun, pagkatapos guys, ayan, tsaka natin guys i-check yung version. Ayan, pip show pyhthon. So para malaman natin guys kung naka-install na ba talaga siya. So pag ganito yung lumabas guys, ayan, may version, ibig sabihin naka-install na yung ano, yung pyhthon natin. So okay, next step naman tayo guys no. Kailangan natin tong MFF MPEG. So search natin sa Google guys, ganito siya yung website nya. Ayan, tapos punta tayo sa download, tapos since Windows tayo guys, ayan, dito tayo sa Windows, tapos click natin yun. Tapos guys, ayan, pwede dyan kahit ano dyan sa dalawa, full or essential. So sa akin full na lang yung da-download ko no. So ayan, pag na-download na natin guys, ayan. So open natin guys yung ano, yung itong dinownload natin, i-extract natin siya guys, ayan. So ayan, extract na no. So ayan, ito yung kailangan natin oh, ayan. Ito. Ayan, banda diyan yung kailangan natin. Ito mismo yung folder no. So palitan natin yung pangalan, pekliin lang natin. So tas copy natin to guys, or cut, yan, cut or copy, tapos lagay natin sa drive C dyan lang guys, sa labas. Ayan, dyan sa labas no. Ayan. So ayan, punta tayo dito sa bin. Dito ito yung kailangan natin na directory, yung bin nya, yung bin files. So ngayon punta tayo dito sa edit the system, ayan, variable. So punta tayo dito sa ano, ayan yung ano, pinutin nyo lang environment variable, tapos dito tayo sa path, tapos click nyo edit guys, yan path, tapos yan new, click new, then dito natin ipipaste yung directory na itong bin no. Yan yung kailangan natin guys, copy natin yan, then yan, paste natin dito guys. Tapos press OK, tapos OK. So okay na yun guys no, okay na yung FFmpeg natin.
So, sunod naman guys, check natin kung talagang naka-install na siya, no? Ayan, FFmpeg dash version. So, close muna natin to guys, tapos mag-open tayo ng panibagong command prompt. So, cmd, type cmd. Tapos, ayan, check natin nyo kung naka-install na talaga siya, no? FFmpeg dash version. So, pag ganyan lumabas guys, so, naka-install na yan, ibig sabihin. So, wala tayong problema dyan, no? So, yun lang dalawa yung kailangan natin, no? So, pareho na naka-install, then ayan, punta naman tayo dito, guys. May isa pa tayong gagawin, no? So, dito tayo sa, yan, users, tapos yung users, kung ano nakalagay na username ng PC nyo. Then, ito, meron tayong naka-hide dito na folder. So, punta tayo sa option, tapos view, tapos show natin to, yung hide folder. Yun. Kung makikita nyo guys, lumabas na itong updata, no? Ayan, updata. Punta tayo dyan. Tapos punta tayo sa local. Then dito. Ayan. Hanapin natin itong Python, yan. Pag nakita nyo yung ganyan guys na Python, no? Ayan. Tapos, dito tayo sa ano, sa locash. Ayan. Then sa local package. Lock packages. Then, punta tayo dito sa Python folder. Tapos, etong script. Yan. So, eto yung kailangan natin directory. Yung script folder, no? Nung Python. So, yan. Copy natin yan, guys, no? Copy natin yan. Tapos, balik ulit tayo dun sa, ano? Sa edit. Yan. Edit. The system environment variables. Tapos guys, dito tayo ulit. Punta tayo dyan. Click natin to ulit. Oh. Tapos dito naman tayo sa taas banda guys. Do. Tapos click natin yung path. Ayan yung path. Tapos click natin edit. Tapos new. Click new. Then paste natin dito yung Python na directory. So okay na. So okay na yan. So yun guys. Tapos na no. So ngayon guys, pwede natin i-open yung Pikaraoke natin. So punta tayo sa cmd. Tapos dito natin i-open yung Pikaraoke. Since Python application kasi to, guys, hindi to Windows application. So Python application siya. So yan, hintayin niyo lang konti tapos yan mag-open na. So yan na, guys, naka-open na natin yung Pikaraoke, no? So yan guys, no? Yan same procedure lang sa desktop PC, guys. Pwede tayo mag-add na mga kanta, tapos dito siya mapupunta sa folder, dyan. Dito sa may kanan, no? Tapos pwede tayo mag-add pa, no? Na mga kanta, habang nagda-download siya. So, kailangan dito, guys, may internet. Pero basta na-download nyo na, guys, kahit wala na internet, pwede na yun. So, yan. Kung may kita nyo, natapos na mag-download, biglang nag-start yung karaoke natin. So, yan. Pwede tayo dito, guys. Yun nga lang, nakaharang nga lang sa screen, no? Pero ayan, pwede siya mag-search habang ano. Pero mas maganda guys sa cellphone eh. So yun, kung makikita nyo guys, parehong-pareho yung interface nito sa cellphone, no? Pwede tayo mag-next dyan. As pwede, syempre pwede rin natin minimize. So dito yung mga kanta nya, no, na download natin. Tapos yan, pwede tayo mag-next. Yan, next song. Search pa no, ng ibang kanta. So yan. Hanapin natin guys syempre yung karaoke no, na wag yung mga acoustic. Yung karaoke version na video. So yan dyan pupunta lahat no. Yan, pwede natin i-stop and play ulit yung kanta. So marami guys, pwede rin yung change key. Yan. Pwede kayo mag-change key tsaka volume down tsaka volume up. Okay guys, ito na yung pinakahihintay nyo no sa mobile. So ganito lang guys, punta tayo dito tapos Pikaraoke, tapos mamitin nyo may QR code dyan, i-scan nyo lang yan gamit yung cellphone nyo. Sa akin kasi Huawei, so may scanner na siya yung QR code. Pero kung hindi Huawei, pwede kayo mag-download ng QR scanner sa Play Store no, kahit ano dun. So yung makita nyo, nakokontrol ko na guys yung PC ko gamit tong cellphone.
nakapag-add na ako. So kung marami kayo sa room nyo guys na magkakaraoke kayo, pag-i-scan nyo lang yung QR code, no? Sa bawat cellphone nyo, tapos pwede na kayo pare-pareho mag-queue ng mga kanta na gusto nyo. Para sunod-sunod yun guys, kung sino yung mauna, pero kumbaga first in first out, kung sino mauna mag-search at mag-download or mag-queue namang kanta galing doon sa downloaded na folder, ay ayun yung next na kanta, no? Sunod-sunod siya guys. So yan guys, kung makikita nyo, may nagpa-pop up doon sa computer, no? Pang nag-select ako ng kanta, no? Ayan, ayun yung mga downloaded na folder. Pwede pa tayo mag-search pa, no? Ayan, pwede yung karapan or yung mga alang nyo, kunyari, sinking, tapos yung mga mga sikat na YouTube na karaoke channel. So, pwede yung mismo i-search nyo. So, ayan, kung makikita nyo guys, oh, ayan, oh, mag-add tayo mo, ayan, magigreen doon, ibig sabihin siya, next na siya, kumbaga, nag-process na siya na for next song. So, ayan, pwede tayo mag-skip guys, ulit ng kanta gamit itong cellphone, no? Ayan. So, ganun ka simple guys, no? Para tayo may remote na, no? Tapos pwede tayo mag-search sa sarili natin cellphone. So, yun guys. Maraming salamat guys sa panonood sa video na to. And sana nagustuhan nyo yung ano natin. Yung vlog natin na to, no? Dito may QR code pala dito guys, no? Kasi sana lang guys, no? Quit muna tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng shortcut sa desktop. So, para hindi na kayo punta ng COD, tapos na-type nyo pyhthon. So, medyo weird siya, no? So, maganda maglalagay tayo ng shortcut, no? Punta tayo sa new, tapos shortcut, tapos dito, type natin yung command na pyhthon. Tapos, next. Ayan yung command, no? Pyhthon. Tapos, eto, kahit anong pangalan, no? Kahit anong pangalan, pwede. Walang problema dyan. Kahit anong lagay nyo dyan. May karaoke. So, yan. Ito na yung shortcut nya, no? Na, guys, na... Ito yung pyhthon natin. So, pag kinlik natin nya, automatic, mag-open na yung pyhthon natin. So, automatic na, guys. Hindi nyo na kailangan pumunta ng CMD. So, ganun kasimple, guys, no? Yun, guys. Sana marami kayo natutunan sa video na to. And, share nyo lang sa inyong mga kamag-anak. Na gustong matuto guys sa kung paano mag-install ng karaoke app na libre, unlimited, kahit anong kanta, latest o luma pa yan guys. Basta YouTube based kasi to guys. So andyan lahat ng mga karaoke na kanta. Hindi nyo na kailangan magbayad ng mga player, no? Basta may laptop kayo or PC, pwedeng-pwede installan nyo yan ng pyhthon. Maraming salamat guys ulit sa panonood sa video na to. And sana nakatulong, and keep sharing lang guys sa ating mga video. Maraming salamat. God bless.